Mangilan-ngilan na lang ang mga biyahero sa Batangas City Grand Terminal ngayong araw December 29. Kanya-kanya namang diskarte ng pagpapasakay ng mga biyahero ang ilang dispatchers ng bus sa naturang terminal. Narito ang report ni Denise Abante. Paunahan sa pagtawag ng mga pasahero, nariyan ang lapitan at tulungan ng mga ito sa pagdadala ng gamit. Hindi iniinda ang tirik ng araw at init ng panahon, makapasakay lamang ng mga pasahero. Ganyan ang diskarte ng mga callers. Mapuno lamang ang mga bus patungo Maynila at iba pang karating na probinsya. Matumal kasi ang dating ng mga biyahero kaninang umaga hanggang magtanghali sa Batangas City Grand Terminal. Para sa caller na si Joseph, kailangan daw magdoble effort para makapagpasakay ng mga pasahero. Ayaw siya makain ng madaling araw, dire-diretso ang dating. Ngayon, yung kaunti pa masyado. Mamaya-maya yung papon. Ay gawa nung nag-uuwihan sila ngayong papon na dahil babagong taon na eh. Ang 55 anyos na si Aling Marisa, mas pinili raw talagang hindi makisabay sa buhos ng mga pasahero noong mga nakaraang araw. Pauwi siya ngayon ng San Juan, Batangas kasama ang kanyang pamangkin at wala raw silang naranasang aberya sa kalsada. Ayoko po masyado mamay. Hindi po ako nakikisabay sa maraming tao. Ito ko po yung ano lang, yung lakad ko ay simple lang. Manageable pa naman daw ang pagdating ng mga pasahero ngayong araw ayon sa pamunuan ng terminal. Mamayang hapon o bukas ng umaga pa raw kasi nila inaasahan ang buhos muli ng mga ito. Expected namin nasa 8 to 10,000 passengers na dadating. Sa light to moderate lang naman ang datingan nila eh. Dumadami lang talagang pasahero every afternoon. Then, sa gabi naman, wala na. Expected namin, ma'am, na pagdami na pasahero is talaga, siguro by tomorrow, 30-31, so talagang last minute na, na talagang uwian. Hindi rin naman daw kukulangin ang mga bus na babiyahe. Depende na lang daw kasi sa daloy ng trapiko sa mga madadaan ng lugar ang pagbalik ng mga ito. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.